Hello everyone, this is Teacher Ness once again, and welcome to my YouTube channel, ICTeach, where ICT connects. Hello once again, this is Teacher Ness, and welcome to my YouTube channel. For today's video, we will turn our classroom into a virtual setting. To do this, we will use Google Classroom, an online platform that Google is giving us for free. So join me in this video tutorial so you can learn something that is very useful in your classroom. Check this out. So first thing to do is go to your browser. From your browser, simply type in google.com. So we will type in google.com and then press enter. So when we entered google.com, this page will appear on your screen. Okay, so from the upper right corner we have the Gmail, so you can click this Gmail, or you can go to this data portion and look for the application Gmail. Okay, click ko yung data portion dito. And then click Gmail. Nung klinikin natin Gmail, this will appear on your screen. So as you can see, napakaraming account yan. Okay? So all we have to do is simply click this one, gumamit ng isa pang account. So, yan. Just in case na wala pa dyan sa list yung email address. Okay, so now type in your Gmail account or your G Suite account. So for demonstration, I am going to use Gmail account. So we have my virtual classroom 0708@gmail.com. Okay, and then afterwards you can click susunod or next. Okay, i-click natin yung next or yung susunod. And then, simply type in your password. So, ayan, na-type ko na yung password. And then, again, click next or susunod. Once click,
So, magdadirect na siya doon sa Gmail account. So, ito yung aking Gmail account. Okay? So, from the upper right corner, ayan, so makikita niyo dyan, meron dyan yung ito, dotted portion ulit tayo. Okay? I-click lang yan. So, i-click natin. And then, hanapin yung application na classroom. So, yan. Click classroom. So, nandito na tayo ngayon sa classroom. So, ito yung makikita ninyo dyan. Pero kung G Suite account yung inyong yung sign in at nag-sign in ka for the first time, merong question na kung ikaw ay teacher ba or student. So, since we are teachers, we will select I am a teacher. Okay? So, now, let's proceed. So, as you can see, naka-indicate dito is no classes here. Okay? Siyempre, sa classroom, kailangan may klase. Okay? So, what are we going to do? From the upper right, meron dyan itong plus sign. Okay? I-click lang yan. Pag-click si plus sign, so merong pagpipilian dyan. It's either join class or create class. So, since itong demonstration natin is for the teachers pa lang, no? We will choose create class. Okay. Kapag hindi G Suite account yung inyong ginamit, may mag-a-appear na ganitong parang ano to, parang privacy or agreement. Okay? So, basahin lang yan and then you can just check itong box na ito. Okay? Yan. So, i-check lang yung box na yan. Katunayan na nabasa ninyo yung statement dyan. And then, you can just click continue. So, i-click lang yung continue. And then, this will appear in your screen. So, yan. So, once you are creating a class, okay, you need to type in class name. So, papangalanan ninyo yung inyong klase. Let's say ako, papangalanan ko yung klase ko na TLE So TLE 6-ICT. And then yung section Ruby, and yung sa pinaka subject nila is ICT and entrepreneurship.
entrepreneur. So, Sarum, since this is an online platform, we can just name our room as virtual classroom. Okay, so once na nailagay na natin yung mga informations needed, okay, yung class name, section, subject, and room, kailangan gawin is to click yung create. Okay, sa lower right, nandyan yung create. So, ito siya. Just click create. Okay? So, i-click natin yung create. So, nung in-enter na natin, no? Okay? Yung create, no? So, nag-appear na yung create nating class, which is yung TLE6 ICT Section Ruby. So, dito, makikita ninyo, kapag ka tayo ay gumawa ng klase, automatic na mag-a-assign si Google Classroom ng class code. So, kung makikita ninyo dyan, ito yung class code. Okay? So, yan yung class code. Ano ba ang purpose ng class code? Okay. So, once na mag-join si student sa klase mo, okay, kailangan niya itong class code. So, kailangan niya yan na i-enter once joining a certain class. Okay. And then, so, si teacher, isi-share niya itong class code sa mga students. Okay, paano niya isi-share yan? I-click niya lang yung ito. So, ito. Kapag clinic ito, this will display yung class code na mas malinaw since malaki siya. Okay. Try natin. So, click display. And then, so, ayan na siya. Nag-appear na yung class code. So, pwede ninyo itong i-highlight and then kopyahin, right-click, copy, or control-C. And then, you can paste it. Halimbawa, you will message your student sa group chat. Pwede itong i-paste doon. Or kahit na sa email. So, yan yung use ng class code. So, kung gusto naman ninyong palitan yung tema or yung theme, ito, no? Pwede nating palitan ito. Ang gagawin lang doon sa lower right, meron kang makikita dyan na select theme at saka upload photo. So, kung ikaw ay walang prepared na design, i-click mo lang yung select theme. Kasi marami namang pagpipilian. For example, clinic natin itong select team. So, ito, it will appear on your screen. Okay? So, maraming choices dyan. May English and History, Math and Science, Arts, Sports, and Others. Kung English ang gusto ninyo, yan yung pagpipilian. Okay? Kapag math and science naman, ayan. So, yun yung mga pagpipilian. Kung arts naman, ayan siya. So, may music,
Kung gusto niyo yan. And then, sports. Yan. So, kapag nakapili na kayo, i-click nyo lang ito. Okay? Pag-click yan, you can click itong nasa lower left portion, which is yung select class team. So, i-click lang yan. Once na in-click yan, automatic na ma-upload na yung pinili nating tema. So, ayan na siya. Nagpalit na yung tema natin. Okay. For example, meron namang prepared na design. Okay. Ang gagawin ko is, or ang gagawin natin is, upload photo. Okay. I-click lang natin itong upload photo. Yan. So, i-click natin yon. And then, ito yung mag-a-appear. Okay, yan yung mag-a-appear. So, you can simply drag a photo here. Okay. So, from your file, i-drag nyo lang dito. Pwede. Or, you can also click yung select a photo from your computer. Okay. So, i-try ko itong select a photo from your computer. So, hahanapin ko ngayon yung ginawa kong design. Okay. So, eto. Click ko lang yon, and then, ayan na siya. Nag-appear na siya. So, once nagagawa kayo ng design for your team, make sure na sakto lang yung sukat. Kasi pagka yung nagawa ninyo is malaki, pagka nilagay nyo siya dito or na-upload nyo, putol. Okay? Hindi buo yung design. Ako, in parehas ko siya doon sa measurement ng paggawa sa channel art ng YouTube. Okay. So, yan. Once na okay na yan, no? Naayos nyo na, you can just click select class team. Okay. Click ko lang to. Wait until ayun na. So, lumabas na yung design na ginawa ko or pinili ko. Andyan na siya. So, now, meron na tayong theme and then naka-specify dyan yung class code. Anong next na kailangan natin gawin? Okay. So, iisa-isahin natin itong nandito. Okay. Yung stream, classwork, people, grades. Okay. So, etong demonstration ko muna is for teachers. So, later, makikita natin naman yung sa part ng students. Okay. So, stream. Dito sa stream, para lang sa Facebook, di ba? Pagka ikaw ay magpo-post, napupunta sa wall, parang ganun lang din. So, ito, pwede kayong mag-share sa mga students ninyo. Or, pwede kayong mag-announce. Pwede rin kayong mag-post ng file. Okay. So, itry kong mag-attach ng file. Okay. So, ang gagawin ko lang is to click add. This one. Okay? Para tayo ay makapag-attach ng file. Click ko yung add.
And nung clinic ko si Ad, lumabas itong meron diyang Google Drive, link, file, and YouTube. Pipiliin niyo yung Google Drive if meron kayong ginawa using Google Docs, Google Slides, Google Sheets. So, kasi pagka gumawa tayo ng mga ganun, is automatic na sa Google Drive yun. Okay? Link naman, kapag ka meron kayong link or meron kayong nakita sa isang site, kinopyan nyo lang yung link and then i-attach mo dyan. Pwede. So, file. Kapag ito yung pinili natin, okay. So, mag-a-upload tayo ng file na nakasave sa ating laptop or sa computer. Okay. Yan. So, ako, i-click ko yung file. Kasi meron akong prepared na pwedeng i-share sa mga students. So, dito, gaya kanina, you can just drag your files here, okay? Or, select files from your device. So, i-click ko itong select files from your device. Then, hahanapin ko yung gusto kong i-attach at i-share sa students. So, ang gusto ko i-share sa students is yung my virtual classroom. So, ito ay ginawa kong classroom na interactive. So, i-click ko lang ito. Once na in-click nyo yun, yung file na nasa laptop or computer, mag-a-appear yan dyan. Okay? Once na nag-appear yan, i-click yung upload. Okay, pag-click yung upload, hintayin lang ng konti, and once uploaded, mag-a-appear siya agad dito. Okay. Pero, kung mapapansin ninyo, yung doon sa lower right corner, yung post is naka-disable. Bakit kaya? Okay? So, kasi, kaya naka-disable yan, wala pa tayong nilalagay dito sa share with your class. So, kailangan tayong mag-type ng message natin dito para mag-enable yung post. Okay. Let's say, good evening class. Okay. Kindly check and try my interactive classroom. So, yan. As you can see, nung nag-type na ako dyan, naglagay na ako ng message. Yan yung message ko. Okay? Nag-enable na yung post. Kung mapapansin nyo kanina, gray. Ngayon, naka-green na siya. Kasi, pwede na siyang pindutin. Okay. So, since iisa pa lang yung class na ginawa ko, hindi pa natin mapipindot itong arrow dito. Ito. Pero once na nag-create tayo ulit ng panibagong klase, mapipindot natin tong arrow. Okay. So, syempre pag nag-share tayo ng file, nag-share tayo ng announcements, dapat nakaset talaga yan ng all students. Okay.
Yes. So, ang gagawin, i-click na natin yung post. So, ayan. Nakapag-post na tayo ng file. And my message din. Okay. Pero paano natin malalaman na nasa student yan? Yung wala pa tayong na-i-add na student. So, anong kailangan natin gawin? Mag-jump muna tayo dito sa people. Ayan. Okay. Puntahan na yung people. And then, once na-clinic yan, ito yung mag-a-appear. Merong teachers and students. So, pwede rin tayong mag-add ng teachers. And pwede rin naman tayong mag-add ng students. So, itong icon na to, pag-clinic yan is para ma-invite natin yung teacher or student. Since teacher account ito, no? Mag-i-invite ako ng students. Okay? Hindi naman kasi mabubuo ang isang klase without students. So, kailangan natin mag-add ng student. So, i-click ko lang ito. And then, itatype ko dito yung email address ng student. So, once na ikaw ay nasa online learning, ang estudyante ay kailangan din ng email address. Okay, itatype ko dito yung email address. Let's say, jc9951843@gmail.com. So, yan na siya. I-click ko siya. And then, click this invite. Okay, click yung invite. So, as you can see, so, nag-appear na yung email address dito below the students, no? Itong jc9951843@gmail.com. And merong dito nakalagay na invited. Okay? So, hindi ibig sabihin na nakalagay yung invited dyan is added na yung student. So, mamaya ipapakita natin yan. So, kailangan pa natin mag-add muna ng estudyante. So, i-add natin IC Teach 0708@gmail.com. Click and then katulad din kanina, click invite. So, ayan, nag-appear na rin siya dito. Okay, nakita niya, nag-appear na. So, mag-add pa tayo ng isa pang student. Type natin yung email address. Okay. jpoy0708@gmail.com. Click and then click invite. So, ayan. Meron na tayong 3 students na in-invite. So, paano natin totally na ma-add yung mga estudyante na yan? Okay? Ang kailangan gawin is si student ay kailangan mag-sign in sa kanyang Gmail account. Okay?
kailangan nila mag-sign in. So, ipapakita ko. Halimbawa, nag-sign in sila. Okay. So, tignan natin. Si Jepoy. Yan. Ito yung account ni Jepoy. So, hindi ko na pinakita yung pagsasign in. Kasi, alam nyo naman na yung kung paano mag-sign in ng account. Kasi, naipakita na yun sa previous video. Okay. So, kung mapapansin ninyo dito, ayan. Meron na-receive si Jepoy na email. Okay. Which is yung class invitation TLE6 ICT Ruby. Ayan siya. Okay. Makikita ninyo yan. That is a class invitation. So, ang kailangan gawin ni student is to open the email. So, ayan. Ito yung message. Okay? So, Munet Huang, my virtual classroom 0708@gmail.com invited you to the class TLE6 ICT Ruby. Okay. So, ayan. Ang kailangan gawin ni student is kailangan niyang i-click itong join. Okay, kailangan niya i-click yung join. Try natin. So, i-click ni Juan Carlos. So, si Juan Carlos pala ito, no? Yan, i-click natin yung join. Okay. So, ito ay yung kay Jepoy. Okay. So, kapag tama yung email na nakalagay dito, kasi ito ay nakalagay yung join a class, you've been invited to join TLE6 ICT. You're signed in as Joshua Parks. So, your email address is jepoy0708@gmail.com. So, kung nakita ninyo yung tama naman yan, yung details, you can just click join. Pero kung mali yan, pwede ninyong i-click yung switch account. So, ito. Pag mali yung nakalagay na email dito. Okay? So, dahil tama naman yan, i-click natin yung join. So, ito na ngayon yung account ni Jepoy. Okay. So, tignan natin yung difference sa teacher's account and sa student's account. So, ito yung teacher's account. Okay. And ito naman yung student account. So, kung mapapansin ninyo, sa student account, tatlo lang yung nandito sa itaas. Okay? Yan. So, tatlo lang yan. So, dito kay teacher account, apat. Okay? Same lang silang merong stream, classwork, people. Anong pagkakaiba? Sa teacher's account, meron dyang grades. Kasi syempre, si teacher yung magbibigay ng grades. Hindi naman si student. So, yun yung pagkakaiba nila. Okay. Now, i-check natin kung si Jepoy ba ay added na. Okay. I-refresh na natin. Okay.
So, as you can see, dito sa students, meron na nakalagay dito one student. Okay, check natin yung pinaka class. So, ayan. Kung makikita ninyo, meron na naka-specify dito one student. Bakit? Kasi kinonfirm na ni Jepoy yung invitation. So, gaya na nasabi ko kanina, hindi porke nag-invite tayo is added na yung student. So, the student needs to confirm the invitation before sila may add doon sa class. Okay? So, next, let's try yung iba pang student na in-add natin. So, let's try this. Juan Carlos. Okay, sign in natin si Juan Carlos. JC9951843@gmail.com. And then type in the password. Ayan, katulad din kanina, click join. Okay, so wait lang, medyo nag-ero. Okay. So, i-try natin yung isang account, which is yung ICTeach. Okay. So, log in the student account. Okay. So, sign out muna natin si JC. And then, ilalag in natin si icteach0708@gmail.com. Then, type in the password. Click next or susunod. Okay. So, ito na. So, meron din siyang na-receive na email, which is yung class invitation din from TLE6ICT-Ruby. Okay. So, yan. Ganun din kanina, simply open the email and then so and then another way is to click join. I-click lang yung join and then i-check yung email address na nakalagay dito. If tama, click join
Kung mali, switch siya ka. Okay? So, click join. So, ang mangyayari is, magdadirect na doon sa classroom. Okay. Kanina, since nag-ano tayo, nag-post ng file at saka ng message, tapos nakaset siya na all students. So, nung in-accept natin yun at nag-join ng class, itong ictteach0708@gmail.com. Ayan. So, nag-appear yung message dito. Ayan yung message natin kanina. Okay? So, i-check natin ulit yung teacher's account. So, kung mapapansin ninyo dyan, meron ng 2 students. Ibig sabihin, sa 3 inad natin na student, okay, 2 na yung nag-confirm sa invitation. Yan. So, i-click, i-punta natin yung classes. So, dito rin, makikita ninyo, 2 students. Okay. So, demonstration pa lang po to ng sa teachers, mamaya makikita ninyo yung sa student kung paano ba pagdating sa classwork. Okay. So, tignan ulit natin yung class. Ayan. So, ito yung string which is sinabi ko na kanina. And then, dito sa people, naipakita na natin kung paano mag-add ng student. So, pag mag-add ng student, ganun din yung pag-a-add sa teacher. Okay. Now, dito tayo sa class work. Dito sa class work, okay, pag gusto ninyong magbigay ng assignment, quiz, activities, or kung gusto ninyong mag-send ng mga materials or advanced readings, dito yung ginagawa sa classwork. So, para makagawa, i-click lang itong create. Yan. So, i-click natin si create. Nung click natin si create, may lumabas dyan, meron dyan assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, or topic. Okay. So, let's say, gusto kong magbigay ng assignment. Okay, click ko lang yung assignment. Eto. No, i-click natin yung assignment. So, eto yung mag-a-appear. Okay. So, meron dyang title. Merong instructions. And then, sa ibaba, merong add and create. So, pwede natin ang gawing title is The Ideal Entrepreneur. Okay. So, syempre dapat yung title na ilalagay ninyo is related or may connection doon sa ibibigay ninyong assignment. Okay. So, sa instruction, kung makikita ninyo dyan, it is optional. So, nasa sa inyo, kung gusto ninyo magbigay ng instructions, pwede naman. So,
Next na gagawin natin is dito sa right side, meron dyan points. Ayan, may points, may due, may topic, may rubric. Okay? So, pwede kayong mag-assign kung halimbawa yung assignment na bibigyan ninyo is 30 points. Halimbawa, 30 points. Nalagay natin 30. And then, gaya kanina, pag nagpo-post tayo, all students. Siyempre, alam naman magbibigay ka ng assignment sa isang estudyante lang. So, dapat all students. And then, you can also set due date ng submission. Okay. For example, i-click yung due date and then, ayan, ayan si due date ha. Pag-click si due date, lalabas si calendar, and then you can choose kung ano yung date for submission. Since ang opening of class natin is August 24, let's say for example, nabigay tayo ng assignment is August 26. So, pwede natin gawin na ang submission niyan is August 28. Halimbawa, so, i-click ko si 28. So, nalapyan niya dyan yung August 28. Ngayon, kung mapapansin ninyo sa baba, meron dyang time. Pero optional siya. Okay. Pero kung gusto ninyong lagyan ng time, it's okay. So, halimbawa, gusto ninyong date is August 28, 2020, and then ang submission is until 11 p.m. Pwede. So, pwede kayong maglagay ng 11 p.m. Yan. So, yan. And then, etong rubric, pwede kang mag-create, pwede kang mag-import. Okay. Ayan. You can create rubric, reuse rubric, or import crown sheets. Yung reuse rubric, let's say meron ka ng dating ginamit dito sa classroom, pwede mong gamitin ulit. And then, pwede ka rin mag-create. And then, pwede rin mag-import from sheets. Let's say, meron kang nakasave na rubric sa iyong laptop or computer, pwede mong i-import. Ayan. Okay. So now, dito tayo sa add. So, pwede mag-add, pwede mag-create. Let's say, meron akong prepared na assignment. Halimbawa, i-add ko yung file. So, meron ako nakasave sa laptop ng file ng assignment. Okay. Click ko lang yung file. And then, select files from your device. So, hanapin ko yung assignment 1. So, ito yun. And then, nandiyan na yung assignment 1. All you have to do is to click upload. Yan. So, i-upload lang yan. Once uploaded, mag-a-appear na yan dito sa kinagawa nyong assignment. Okay. So, dito meron tayong choice. Nakalagay dyan, students can view file. So, pag-clinic kasi yung arrow, meron pagpipilian dyan. Students can view file, students can edit file, and then students can make a copy or you can make a copy for each student. Okay. So, ano ba dapat nang piliin dyan? So, pwede nating piliin yung make a copy for each student.
Yan. So, once na-uploaded na, tapos nakapagpili na tayo dito, you can just click doon sa upper right yung assign. Okay? I-click lang yung naka-green dito na assign. So, nag-a-assign na tayo ng assignment. So, ayan. So, kung mapapansin ninyo, yung ginawa natin, which is yung title is the Ideal Entrepreneur, nandito na siya. Okay? Nag-appear na doon sa classwork, and then, naka-indicate din dyan kung kailan ang due date or submission. Okay. So, next. Okay, balik tayo dito sa class. Then, i-click natin ulit. Okay? Ayan. Kung mapapansin ninyo dito sa screen, yung create natin na assignment, ayan, sabi dyan, posted a new assignment, the ideal entrepreneur. So, nag-a-appear din bawat gawa natin na activity sa classwork, no? Mag-a-appear din yan dyan sa stream. Okay. Yan. So, punta ulit tayo dito sa classwork. Let's say, gusto ko pang gagawa. Click ko ulit yung create. And then, kung gusto kong mag-send ng material naman. So, material. So, ang title ko rin is the Ideal Entrepreneur. And then, yung description is, pwede natin sabihin na lesson number 1 and then week 1 to week 2. Pwede ko namang ilagay yan ganyan, no? And then, dito, pwede ko rin i-create na topic is yung the ideal entrepreneur. Okay, entrepreneur, the ideal entrepreneur. And then, kung okay na yan, nakaset na siya as all students, nakapili na ng class, kasi isa pa lang yung class natin dyan. So, i-click na natin yung add. Yan. Pag tinig na yung add, lalabas ulit yan, no? Google Drive, link, file, YouTube. Since ako, nakasave sa laptop, piliin ko yung file and then select files from your device. So, yan. So, ito na yung ginawa kong material para sa mga students. So, pwede itong advanced readings para sa lesson. Okay. I-click ko lang ito and then click upload. Yan, wait until na ma-upload yung file. So, yan, uploaded na siya. Yan. So, all you have to do is to click yung post. Okay, i-click lang yung post. Okay, so, click na natin yung post.
So, ayan na siya, nag-appear na yung ating in-attach na file. Okay. So, yan. Meron tayong mga, meron na tayong assignment. Meron na material. So, halimbawa, gusto ko pang magbigay ng activity. Okay, pwedeng quiz assignment yun. Okay. So, ayan. Ang title ko ay am an entrepreneur. Okay? And then, dito, mag-a-assign din ako ng points, which is 30 points. And then, ang due date, for example, September 1. And then, until 11 p.m. Yan. So, kung okay na doon sa, kung okay na ito, yung mga yan, okay, and then okay na rin dito, i-click lang yung assign. Or, hindi pa pala natin pwede i-click yung assign kasi wala pa tayong nai-attach. So, mag-a-attach tayo dito. File, and then, select files from your device, and then, piliin natin yung activity number 1. Then, click upload. So, ayan, naka-attach na siya. And then, meron din, make a copy for each student. And then, click assign. Okay? So, ayan. Nandyan na yung I am an entrepreneur. Last word yan, ha? Okay. So, now, punta tayo sa part naman ng student. Okay? So, nakapag-post tayo dito ng activity number 1, ng assignment number 1, and then yung material. Titignan natin kung yan bang mga yan ay nag-appear doon sa student. Okay? Kung nakita ba nila yan. Check natin. So, i-refresh natin itong account ni ict07@0708@gmail.com. So, i-refresh natin, titignan natin kung mag-a-appear dyan. Ayan. Diba? So, nandyan lahat kung ano man yung pinost ni teacher. So, nandyan yung assignment, nandyan yung material, and then, nandyan yung quiz assignment, no? Okay. So, ayan, nag-appear siya. I-try natin yung kaya, no? Jepoy. So, jepoy0708@gmail.com. And then, password. So, i-check naman natin yung kay Jepoy. So, ito yung kanyang email. So, kung mapapansin ninyo, nandyan yung pinost kong assignment and yung material. So, yung mga student, every time na magpo-post ako, announcement, material,
activities is nanonotify sila via email. So, yan. So, tingnan naman natin yung class ni Jepoy. So, i-click ko lang yung class. And then, makikita rin dito na nandyan yung mga pinos. Okay, nandyan yung assignment, material, and then yung quiz assignment. Yan. Okay, so ang gagawin ni student, i-click niya lang yung posted assignment. Halimbawa, for example, ito. So, yan. Halimbawa ito. I-click niya lang yan. Pag-click niya yan. So, ito yung mag-a-appear. Okay? Yan yung mag-a-appear. And then, doon sa right side. Yan. Sa right side, nandyan yung nandito yung pinos kung assignment. Okay. Andyan yung mga tanong. So, bakit nakalagay siya dito? Kasi kanina, ang sinelect ko is make a copy sa bawat estudyante. Kaya, kapag ka mag-o-open si student at in-open niya yung file na in-post, so, mag-a-appear dyan yun. Kasi, naka-make a copy siya. So, paano ba magsasagot si student? Okay? So, mapapansin nyo dyan sa right side, merong add or create. Okay? I-click lang yan. Pag-click yan, ito yung lalabas. Yan, merong Google Drive, link, file. And then, kapag ka naman mag-create kayo, you can use Google Docs, slide sheets, or drawings. Kapag meron na kayong dating nagawa na sagot, let's say sa Microsoft Word, no? Pwede nyong i-attach dyan yung file. Or, kung meron kayong ginawa ng dati sa Google Docs, automatic yun na sa Google Drive. So, you can just click yung Google Drive. For example, ako gusto kong gagawa. So, i-click ko si Docs. Yan. Pag-click nyo yung Google Docs, automatic magkakaroon na dito. Okay? And then, i-click lang yan. And then, you can start to answer those questions given in the assignment. Okay. Now, halimbawa, magsasagot na si Jepoy. Halimbawa, ito yung sagot niya. Okay? So, halimbawa lang naman to is for demonstration purpose lang naman. So, kukopyahin ko yun and then ikukopya ko siya dito. Okay? So, yan. For example, ito yung sagot ni Jepoy. Lang. Okay. So, yan. Kopya yan. And then, yan. So, ito na ngayon yung sagot ni Jepoy. So, once na natapos na magsagot yung student, ang kailangan niyang gawin is to click yung nasa upper right. Okay? Anong i-click niya dyan? I-click niya itong turn in. Okay? So, tayo natin. Click yung turn in.
So, ayan. And then, nakalagay dyan, two attachments will be submitted for the ideal entrepreneur. Okay? So, dito, pwede nyo namang burahin na yung sinend ni teacher. At iiwan na lang yung sagot ninyo. Total, nandun din naman yung mga questions, no? Cancel muna natin to. And then, delete natin to. And then, ituturn in natin yung ginawa ni Joshua Parks or ni Jepoy. So, i-turn in lang natin. So, click lang itong turn in. Yan. Okay. Click turn in. So, after that, ano ang nangyayari? So, ayan. So, kung mapapansin ninyo, okay, dito sa right side is nakalagay na siyang turned in. Kapag sinabi siyang turned in, submitted na. Ngayon, yung turned in dito is napalitan siya ng unsubmit. Anong purpose ng unsubmit? Let's say, meron kayo nakalimutang sagutan or nakalimutan mo lagay ng name or gusto mong baguhin yung sagot. So, you can just click unsubmit. So, babalik yun sa'yo and then pwede mo siyang i-revise or ulitin. Okay? So, ayan. So, now, dahil na-submit na ni Jepoy or ni Joshua Parks, i-check ngayon yun ni teacher. So, balik tayo doon sa teacher's account. Okay. Balik tayo sa teacher's account. So, ayan. So, punta tayo doon sa dito sa grades. Okay, as you can see, si Joshua Parks, meron na siya dito na nakalagay. Samantalang dito, wala, diba? Ito, naka-stick. Ito, nawawala-wala. Okay? Kasi si Joshua Parks, siya pa lang yung nakapag-turned in. Okay? Now, buksan natin yung Joshua Parks. So, dito, i-open nyo yung file na turned in niya. So, ayan. So, makikita nyo naman dyan, assigned, turned in. Okay? Ayan. So, i-click lang yung turned in. And then, syempre si teacher, i-open niya yung file para ma-check niya yung gawa ni student. So, ayan. So, nandito na ngayon yung sagot ni student, which is si Jepoy. Okay, ayan yung sagot niya. For example, chinek ni teacher na gusto niya yung sagot ni Jepoy, gigraded niya. So, out of 30, let's say, dito sa right side, no? Meron dyan grade. Okay? So, gigraded niya yan. So, out of 30, let's say, 28. Ang grade niya. Okay? And then, kapag nakapaglagay ng grade, you can also send a private comment. Let's say, dahil maganda yung sagot ni Jepoy, pwede mong sabihin na good job. Yan. So, pwede natin sabihin good job.
Then you can also keep it up. Okay? Yan. So that is a private message. So si Jeff po lang yung makakakita niyan. Okay, kasi private 'yan. And then dahil nag-readan na 'yan. Yan. So pwede nating i-post muna yung message, yung private comment. I-post muna 'yan. Then afterwards, you can click return. Doon sa right side, i-click lang itong return. Ibig sabihin yan is, ibabalik mo na doon sa student yung kanilang output na meron ng grade. So, graded na siya. Okay. So, click return. So, nung click yung return, ito yung mag-a-appear, nakalagay dyan, return work to one student. Student will be notified and can check any grade you've left. Sabi niya. So, naka-indicate dyan yung binigay kong grade. Okay. And then, i-click lang itong return. Okay. Click yung return. Ayan. So, tignan ngayon natin yung account ni Jeffoy. Okay. Refresh natin. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, nakapost yung message na good job. Keep it up. So, ayan. And then, anong kailangan gawin? Okay? I-check kung graded na ba yung assignment. So, ayan. Nag-a-appear dyan yung binigay ni teacher na grade doon sa assignment. Yan siya, naka 28 points out of 30. So, yan yung score ni Jeffoy. Okay. And then, dito kasi sa Google Classroom, pwedeng i-return ni teacher para mas mapaganda pa ni student. Let's say, yan po si student is hindi pa siya satisfied sa 28 at gusto niya mag-perfect, pwede niya pang i-resubmit yung kanyang gawa. Okay. So, ganun lang kasimple gamitin or i-utilize yung Google Classroom. So, that's all for today. I hope na nakatulong ito sa inyo para sa inyong class. Okay? Siyempre, malapit ng pasukan. So, kailangan natin ng platform na ating magagamit. So, thank you and God bless.